Unti-unti daw napagtanto ng mga kababayan nating mangingisda ang panganib sa kanilang buhay, lalo na sa pamilya, kung ipagpapatuloy pa nila ang blast fishing o paggamit ng dinamita para makahuli ng isda. Sinabi ni Maritime Director Police Colonel Salvino Pian na ang pinaigting nila na kampanya para mabigyan ng edukasyon at tamang impormasyon ang mga kababayan nating mangingisda ang nagbigay daan sa hanay ng PNP para mailayo sa panganib ang buhay ng isang mangingisda. Nang una, namulat yung mga tao na to na ito na yung way of fishing, mode of fishing nila. So, dahil nga sa walang kaalaman, lack of education, yun ang problema. Kasi namulat na sila doon sa ganitong klase ng pangingisda. Yung sa atin na lang is nakakaroon tayo ng mga project na magkaroon ng pulong-pulong sa mga coastal barangay para imulat sa kanila na huwag nang gumamit ng mga ganitong klase ng pangingisda. Binigyang diin ni Pian na karamihan sa marginal na mangingisda ay bumalik na sa tradisyonal na paraan ng paghuli ng isda upang maiwasan ang mahuli at makulong. Hulihin itong mga nagbibinta ng colorado yung tawag nila, yung ginagamit nila na ingredient para doon sa paglawan na kwan. Doon kami nakapokus ngayon. Yung kung sino yung nagdi-distribute, yun ang hulihin para hindi na pumasok sa mga coastal barangays natin. Dahil daw sa tuloy-tuloy na pagpapatrolya sa mga baybaying dagat ng rehiyon, kaya umiwas na sa illegal na pangingisda ang mga kababayan natin. Kung ikaw ay isang mangunguma, natural lang na magkaroon ka ng abono. Pero kapag ikaw ay isang mangingisda at nagkaroon ka ng lisensya nito, medyo questionable natin yan. Kasi bakit ka magkakaroon ng abono, eh hindi ka naman magsasaka. Wala ka namang lupain dito sa kwan, kundi puro nakatira ka sa shoreline eh. Bakit ka may lisensya ng pag-abono? So mali. Dagdag ni Colonel Pian, sinisisid nila ang mga piling lugar na dati dinadaanan ng mga blast fishing para makita kung may mga damage pa ang mga corals na iniingatan ng pamahalaan para sa likas nating yaman. Program kami na kwan eh, itong Santa Cruz Island actually, na-dive na namin yan. At so paro, kasi noon maraming nagdidinamita dyan. So nakita namin ang ilalim ng Santa Cruz na yan, yung palibot niyan, is mga basag yung corals. Pero as of now, medyo nagre-recover na siya kasi nga wala nang nagdidinamita dyan. Mula sa Zamboanga City, Ailey Dumabok, matatag, matapang, matapat.